Salamat po, Ma'am Liberty. Thank you po. Sa mga mapagmahal ng ating bayan at gumagalang sa karapatan ng mamamayan Ma'am Liberty, thank you. Na malayang magtipon at magpahayag, lalo na po ang mga kaibigan natin at tagapagtanggol ng mamamayang Pilipino, ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police. Maraming salamat sa inyong pagrespeto, pagkalang at pagpatuyot sa karapatan ng mamamayan na maging malaya, mapayapa ang paghahayag dito sa liwasan Bonifacio. Thank you, ANP and PNP. Sinamahan at ngayon ay nilalabanan ko ng ubod, lakas at tapang kasama kayo. Ang tinutumbok ko ay ang CPP, NPA, NDF, ang kanilang madugo, marahas at pumapatay na ideolohiya ay kumitil na wigit kumulang 50,000 buhay ng mga Pilipino sa panahon na walang nagaganap na pandigitang digmaan, sapagkat dahil lamang sa pulok at marahas na uri ng ideolohiyang pilit nilang ipinalaganap sa ating bansa. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo umunlad sa loob ng mahigit 5 dekada na. CPP, FPA, terorista! Komunistang teroristang grupo na mayroong 2 mukha na ginagamit sa ating bansa at dito lamang na ilalantad sa pamamagitan ng pagbubuo po ni Pastor Kibuloy at ng SNI ng programang Laban Kasama ang Bayan, na ang totoong mukha ng kalaban ng mamamayan ay nailantad sa pamamagitan po ng programang Laban Kasama ang Bayan. Ipaliwanag natin ang panibagong sigaw natin, CPP, NPA, NDF, salot, kasalang salutan sa lahat ng mga salot, CPP, NPA, NDF, salot, salot, kasalang salutan sa lahat ng mga salot, CPP, NPA, NDF, salot, kasalang salutan sa itinatakwil ay siya
tinatampaloslos sa loob ng Kongreso ang Alliance of Communist Teachers, Kabataan, Hindi Labor Partinis, at ang Gambrella MPA Recruiter Partinis na siyang dahilan kung bakit natin itinabunyat ang ganitong malukha na pakikipagsabwatan ng mga kanis at abusadong politiko na kaya ni Tambaloslo. Presidente na tinatawag ngayong Tambaloslos na politiko ay siyang kasabwat, tagapagtaguyod, tagapangalaga ng isang iskandalusong alyansa sa loob ng Kongreso na naghahari-harihan itong mga komunistang teroristang tagapagtaguyod ng pagpatay at wasak sa ating bayan. Nakakatuka, nakakasoklam. Walang ibang layunin ang CPP, NPA, NDF kung hindi kapangyarihan at hindi kapayapaan. Sana po marinig yan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang mga peace advisors na hindi kapayapaan ang layunin kung bakit pinuo ang CPP, NPA, NDF, ang layunin nila ay kapangyarihan sa pamamagitan ng dugo at pagpatay. Bogos na piso, ibasura! Bogos na piso, ibasura! Bogos na piso, ibasura! Inyong mga peace advisors na seryoso sa usapang pangkapayapaan ang CPP, NPA, NDF, bakit noong nakaraang linggo namatay ang isang abogada na pinaaral ng gobyerno sa UP Cebu at tuloy-tuloy na nare-recruit at ito'y nanggaling sa grupo na ang pangalan ay NUPL na hawak ng Communist Party of the Philippines, National Union of Patakas Lawyers, tagapagpatakas ng NPL. Iyan ang katotohanan na hindi po tumitigil ang CPP, NPA, NDF sa pagre-recruit at panluloko at pagwasak sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Dapat maging
disaisipo at maging malinaw ang patakaran ng ating Pangulo ng Bansa kung totoong para siya sa mabuting pamamahala ay dapat turugin na at iwala at tapusin na ng lubusan sa ating bansa ang pamamayagpag ng terorismong matagal nang nagwasak sa ating bayan tulong ng ang forma ng ating pagkilos mula pa March 4 at ika-anim na araw na ngayon, March 9, ang unang forma ng pagkilos ng mamamayan ay ito po ang direktang pagkilos sa Liwasang Bonifacio. Ang pangalawang pagkilos ay kung saan sa mga Facebook, YouTube at mga digital platform sa pamamagitan ng mga independent media like mga bloggers na ito na nandito, sumasama ang buong sambayan ng Pilipino mula Luzon, Visayas, Mindanao at buong bahagi ng Taytay. Hindi lang tayo ang sumasampulang sa galit kapag ka-inutil ng kasalukuyang administrasyon. Karanasan sa mga kilos protesta bago ako i-deploy ng Communist Party of the Philippines sa New People's Army National Operations Command. At ang huling proyekto ng CPP-NPA-NDF sa kanilang urban mass movement ay ang tinatawag na Era Resign Movement. Pero ang ganito kalakas ang loob, sustenido at tuloy-tuloy na protesta ay hindi ko pa naranasan kailan man sa buhay ko. Mga manhid sa gobyerno at sakim na politiko lang ang hindi makakaramdam ng pagkayanik at pagkagimbal sa napipintong pagsampulat ng daluyong ng galit na nagkakaisang sambay ng Pilipino. At yan ay siyak na magaganap at yayanitin natin ang trono ng kanilang kapayarihan. Isa pa na punto, habang inaantay natin ang isa sa magigiting na tagapagtanggol at abogado ng bayan na magsasalita maya-maya lang, naalala nyo kung bakit pinag-initan ni Tambaloslos at ng kanyang mga kasabwat na abusado at ganit na politiko ang SM9? Dahil tinanong natin kung totoo ba na mayroon silang
1.8 billion pesos na ginastos sa travel expenses. Noong katalaman noon, nagkalit ang mga alipores ng galit na tambalusbos at politiko sa kongreso. At kung kaya, nagpilita nila ang karapatan natin sa malayang pangamahala. Pero, ano pala ang totoo? Ang totoo, noong Disyembre 2023, mahigit 2 billion pa ang pondo nila at hindi nila ibinalik sa gobyerno natin at nilustay sa kanilang pagliwanag sa iba't ibang bahagi ng Haiti, mga sakit, abusado. Abusado nitong mga politikong ganit sa pangunguna ng mga bata-bata at kalyado ni Bongbong Marcos Jr., lalo na ng pinsan niya na tambaluslos na speaker, nagtalaga sila. Take note, everybody na nakikinig, 26.7 billion pesos para sa peke na ayuda. Masisisi kung bakit natin sila inuusik dahil yan ang makatarungan dapat gawin ng mga matigino at nagmamahal na mamamayang Pilipino. Hostisya! 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 Itong iskandalusong paraan na itago ang pangungurakot na umabot halos ng 27 billion pesos. Walang iba kundi ang magiting na senador at kapatid ng Presidente Bongbong Marcos Jr. at ang pulgar ay si Senador Aimee Marcos. Magigiting ng mga sundalo at pulis sa pakikipaglaban sa mga terorista at kriminal at halos bawasan ang kanilang mga pensyon at benepisyo para daw magtipid ang gobyerno at halos sumagkapan ang buhay ng ordinaryong gabani at empleyado ng gobyerno, including ang mga dakilang guro. Hindi malipikay ang tamang sweldo nila at benepisyo. Hindi yan dahil kay Inday Sara Duterte. Dahil yan sa mga kanin at saking na politikong ito na walang kalinyan na abutin.
guys, pasaport ko at na. Philippine National Police, kayo rin ba ay tatahimik at magsasawalang bahala sa ganitong paglapastangan sa kapal ng bayan natin? Walang paninindigan ang ating mga sundalo at pulis, bagamat hindi sila sumama at hindi pwedeng sumama ng direkta sa mga rallying ito. Malinaw din po na kayo ay bahagi ng buong sambayan ng Pilipino. Kapal ng bayan, labanan, itigil na. Pangungurakot sa kapal ng bayan, labanan, itigil na. Pangungurakot sa kapal ng bayan, labanan, itigil na. Hindi natin pwedeng ibaliwala ang malawakan, sistematiko at walang kahihiyan na pangungurakot sa kapal ng bayan na ginagawa ng maniobra sa pangunguna ng mga tauhan ng Pangulo ng Bansa, at para bang itadaan lang nila tayo sa pagmamait-maitan at pagandahan ng speech na palang Pangulo ng Student Council ang akala niya na sarili niya. Magaling mag-speech, magaling magbuladas, pero nasaan ang aksyon, nasaan ang tinatawag na decisive political will and decisive political leadership para pigilan, disiplinahin at tapusin na ang ganitong kalakaran ng abusadong pamamalakad ng mga kaalyado ng Pangulo ng Bansa, na para bang sila ang nagmamay-ari ng kapal ng bayan na pinanggagalingan niyan ay tuko at pawis ng bawat pamamayang Pilipino. Ipagtanggol ang karapatan ng mga sundalo at pulis na hindi mababawasan ang kanilang mga pensyon at benepisyo, bagkus dagdagan pa ng mas malawak na benepisyo ang kanilang pagkakabenepisyo para sa ating bayan. Ipanawagan din natin kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kansilahin ang 27 billion halos na inilusot na programang akap ni Martin Tambaluslos. Itigil ang korupsyon at patinuin ang pagpapatakbo ng gobyerno. Pwede ba niyang kansilahin itong maanomalia at very questionable
iskandaloso na pagpapalusot ng 27 billion na tinatawag nilang AKAP alias palusot para kurakutin. Pwede ba yan isipin ito? Pwede! Pwede! Ang problema, parang ayaw man. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may paraan. Ayaw na. Ito pa, panguli, marami pa tayong sasabihin at ibubulgar dito sapagkat hanggang March 12, nandito pa tayo. Anong channel mo? Sabihin niya? Presidenteng Bongbong Marcos Jr. na puntuhan, take note, ng 500 billion pesos ang walay saysay ng Maharlika Fund, bakit hindi niya kayang puntuhan ang mga eskwela, kalsada, pagkain at mga pangangailangan ng mga uming alak, pawi at nahihira na milyon napapagod man tayo, ang ating palaban at makabayang diwa sa loob ng 6 na araw ay hindi humihina at hindi nagmamaliw sapagkat alam natin kung bakit tayo andito sa limasang kulitan. Ng pagtitipon ng mga magigiting na mamamayang Pilipino sa Liwasang Bonifacio, sa Facebook, sa YouTube at sa iba't ibang panig ng daigdig at ng ating bayan, isa lang ang tumuhin natin. Ano yun? Ang maitayo, maipangon at kamtin natin ang totoo na mabuting pamamahala. Good governance for the people. Yeah!
pamamahala o ang good governance ay hindi po Pangulong Bongbong Marcos Jr. matatagpuan sa Australia, sa Vietnam, sa Japan, sa New York. Nagbibili sa loob ng SM Robinson, Gaisano, or Ayala Mall. Saan po nakikita ang good governance para lutasin ang korupsyon, asikasuin ang ekonomiya, ipagtanggol ang karapatan at katarungan ng mamamayan, tapusin ang komunistang terorista na CPP, NPA, NDF, turugin ang mga kriminal, ayusin ang pamahalaan, labanan ang tigmaan na nagpapadya sa ating bansa. Saan na pagkakulit ang ganyang uri ng good governance? Lord, kasama ang bayan! Lord, kasama ang bayan! Lord, kasama ang bayan! Matatagpuan sa isang puso na totoong nagmamahal. Nagmamahal ng mamamayan at nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa mamamayan at sa ating bayan. Yan ang pagkagalingan ng tunay na good governance, Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang malusgaw sa mga politiko. Sumayaw ng napakalinaw na panawagan ng kapayapaan, ang katarungan, ang panawagan na natin sa kanila, sa sambayan ng Pilipino, sa mangbagi ng daigdig, at sa mangpanig ng ating bansa. Sana ang nandito sa Luzon,